lessons from Samson. Our scripture text reading is found in John chapter 14, verse 15. Okay, buklat niyo po yung mga Bibles ninyo. So John chapter 14, verse 15. This is what the Lord Jesus said. If you love me, you will obey what I command. Sa Tagalog na Bible po, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Nai-share ko na po ang sermon na ito sometime. Today, I will be sharing with you again this sermon. Pero nire-write ko po and sinama ko po ang team natin for this month about love. Kakaibang love story po kasi ito from the Bible. Nangyari po ang kwento ni Samson during the Old Testament, mga kapatid. Mababasa po natin si Samson sa Judges chapters 13 up to 16. Pakitingnan niyo po sa Judges chapters 13 up to 16. Pero kahit nangyari po ang mga bagay na ito during the Old Testament, marami pa din tayong matututunan na magagandang leksyon sa istorya ni Samson. At makakatulong ito sa ating mga Kristiyano ngayon. Sa isinulat ko ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11, sabi po ni Apostle Paul, "These things happened to them as examples and were written down as warnings for us." Isinulat din po ni Apostle Paul sa Romans chapter 15, verse 4, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the scriptures, we might have hope." Sa Bible, mapabasa po natin na merong nabuhay na tao noon sa mundo at siya ang pinakamalakas, physically. He was the strongest man who lived on earth. His name was Samson. Samson lived on earth 11 centuries po before the birth of our Lord Jesus Christ. During that time, the nation of Israel was still very young. It was leaderless. The kings of Israel were not yet established. Wala pa silang hari. So that was why when trouble came to Israel, God raised up temporary leaders called judges or mga hukom. Yung mga hukom or judges during that time ay iba sila sa mga yung mga judges natin today sa ating bansa tulad ng mga regional trial court judges na dumidinig ng kaso sa korte para humatol according to the laws of our country. Yung mga hukom o mga judges in the Old Testament ay mga leaders who delivered the young nation of Israel from their enemies. Yung mga judges, sila ang nagsasabi sa Israel na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. God used the judges to make Israel follow Him. There was a time na sobrang makasalanan na ang Israel, kaya hinayaan silang sakupin at apihin ang kanilang kaaway na Philistines. Ang mga Philistines ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sobrang sama ang pagtrato nila sa mga Israelites. Maraming taon na nanaghirap ang mga Israelites sa kamay ng Philistines dahil sa kasalanan nila. Pero dumating po ang panahon na nagsisi sila sa Diyos. Kaya ang Panginoong Diyos ay gumawa ng paraan para tulungan ang Israel. A man named Manoah, saka yung wife niya, yung misis niya, had a baby boy. God chose that baby boy to someday deliver Israel from the hands of the Philistines. Yan, batang yan ay si Samson. God gave Samson incredible strength. Kung i-compare natin si Samson sa ibang mga hukom, unique or kakaiba si Samson in the sense that he never led Israel in a direct sense. Samson never led an army to fight the enemies of Israel. He did it all by himself because of his great strength.
Sobrang lakas po ni Samson. So one time when he was traveling, a lion attacked him. Brother Ellis, pakita natin yung picture na ni lion. Yan po. Samson did not use any weapon. He just killed the lion with his bare hands. Hindi niya sinakal yung lion. Samson literally ripped the lion apart. Parang papel po na binunit ni Samson. Lion. And then in one event, tinalian si Samson ng UV. Right? Pakita natin. Tinalian siya ng UV. Pero parang manigis na sinulit lang ito kay Samson. At madali niyang nasira. Parang ganyan po. At madali niyang nasira, madali siyang nakawala sa pagkakataon. Isang beses naman po, tinangka ng mga enemies ni Samson na i-trap siya by closing the city gates. Pakita natin ang context. Ang ginawa lamang po ni Samson ay binunot niya yung mga malalaking pintuan sa city gates na parang mga magagaan na streets. Tapos dinala ito ni Samson some 40 miles away. Pagkakarigalan. Ganyan siya kalakas. One time naman, humuli si Samson ng 300 Zora. Pag sinabi pong Zora, sa English po ay foxes. Humuli siya ng 300 foxes. At kumuha siya ng mga siksik, at pinagkabit-kabit ang mga buntot, at nilagyan ng isang siksik sa gitna ng pagitan ng bawat dalawang buntot. At ng kanyang masusula ng mga siksik ay kanyang binitawan at nasunog ang napakadaming taniman ng bigas ng mga Philistines. Napakalaking pinsala dahil nasunog hindi lamang ang mga bigas ng mga Philistines kundi pati vineyards nila at mga olive groves nila dahil sa ginawa ni Samson. Hindi makakahuli si Samson ng 300 foxes at hindi niya magagawa yung mga bagay niya kung hindi siya malakas. Isa pang pagpapakita kung gaano malakas si Samson ay nang kumuha siya ng isang bagong panganang asno ng jawbone. A fresh, very hard jawbone of a donkey. At ito ay ginamit ni Samson upang labanan at patayin ang 1,000 Philistines. Ito yung donkey jawbone. Panganang asno. Tapos, ginamit niya yan sa pakikipaglaban niya sa mga Philistines. At napatay niya ang 1,000 Philistines just using the donkey jawbone. Kung nakapang-abon po si Samson tsaka si Goliath, alam niya na kung anong nangyayari kay Goliath. Wala lang yun kay Samson. At saka syempre, hindi naman magagawa ni Samson ang mga bagay na ito kung hindi rin naman siya tinutulungan ni God. Ina-acknowledge ni Samson na si God ang nagbigay sa kanya ng ganoong klaseng lakas. He gave God the glory. Tinutulungan ni God si Samson to punish and weaken the Philistines. Kaya naman sobrang galit kay Samson ang mga Philistines. They regarded Samson as their public enemy number one. Pero kahit na malakas si Samson, meron din siyang kahinaan. Ang kahinaan po ni Samson ay hindi yung paglaban niya sa mga sundalo ng mga Philistines. Ang kahinaan po ni Samson ay ang mga pinipilit niyang babae na iibigin niya. Yung unang babae na gustong pakasalan ni Samson na isang Philistine. So ayaw ng mga magulang ni Samson yung choice ni Samson. Kasi nga, Philistine yung babae. Kasi ang mga Philistines ay mga pagans. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Mga wicked people sila. At enemies sila ng Israel. If we will read Exodus chapter 34, verse 16, pakipuklan niyo po. Exodus 34, 16, at pati na rin po yung Deuteronomy chapter 7, verses 3 to 4, mababasa niyo po dyan that God commanded the Israelites not to marry people
from other nations. Kasi they worship false gods and idols, and they will cause Israel to disobey God. Saka yung choice ni Samson na babaeng Philistine ay maganda po at sexy lang. Pero hindi sumusunod sa Diyos. Gusto ng parents ni Samson ay pumili siya ng babaeng makakasala niya from Israel na sumusunod sa Diyos. Pero ayaw ni Samson sumunod. Gusto niya yung Philistine woman. Yun nga lang, nung nakaaway ni Samson ng mga Philistines, ay pinatay nila. Sinunog nila yung babae gustong pakasalan ni Samson bilang ganti nila kay Samson. Yung next na naging girlfriend ni Samson ay hindi pa rin taga Israel. Ganun pa rin, ano? Philistine. She was a prostitute pa. Ang dami-dami pwedeng piliin na babae ni Samson, pero ganun pa po yung choice niya. Hindi taga Israel, at prostitute pa. And then, after maging girlfriend ni Samson, yung prostitute na yun, nailab naman si Samson sa isa pang babae, na Philistine na naman. Itong pangatlong babae sa buhay ni Samson ay katulad din nung pinili niya pangalawa. Isa rin siyang prostitute. Siya po ay si Delilah. Ang description kay Delilah ay maganda. Saka sexy. So, si Samson, yun ang type niya. Yun po ang dahilan kaya na-inlove si Samson kay Delilah. So, dahil girlfriend ni Samson si Delilah, ginawang opportunity ito ng mga enemies ni Samson upang alamin ang pinanggagalingan ng lakas ni Samson. Yung mga five lords ng Philistines ay sinuulan nila. They bribe Delilah with much silver. Ang sabi nila kay Delilah, "Discover the secret of Samson's strength. Reveal it to us and we will reward you with much silver." They offered Delilah 5,500 shekels of silver to find out Samson's source of strength. Ang isang shekel of silver po, mga kapatid, ay katumbas ng apat na araw na bayad sa pagtatrabaho. Malaki pong halaga yun. So, imagine niyo po sa panahon niyo, 4 days of work at isang shekel of silver po. Yung bayad sa 4 days of work. Malaki po ang in-offer kay Delilah na 5,500 shekels of silver. It is equivalent of about $700,000 in today's money. Ganun po yung worth. If we will convert that to Philippine pesos, mga kapatid, sa panahon ngayon, di ba po ang, ano po ba ang equivalent ng $1 ngayon? 50 pesos, ano? 50 pesos, $1. Ang inalok po kay Delilah, ang bribe kay Delilah ay worth 35 million pesos. 35 million pesos. Kapalit ng information kung ano ang source of strength ni Samson. Kayo po ba mga sisters dito? Mga single natin ng mga sisters. Kung halimbawa, boyfriend niyo si Samson at biglang inag-alok sa inyo ng 35 million pesos, para sabihin niya sa kanila, source of strength ni Samson, tatanggapin niyo po ba mga kapatid, mga sisters? Will you betray Samson for 35 million pesos? In the New Testament, meron din isang Bible character who was bribed with silver to betray our Lord Jesus Christ. Naaalala niyo po ba siya, mga kapatid? Siya po si Judas Iscariot, who betrayed our Lord Jesus for 30 silver coins. So sa Old Testament, alam na po natin ngayon na meron pa palang mas nauna kay Judas Iscariot, who was bribed with silver to betray somebody. At yun ay walang iba kung si
was Delilah, the treacherous and worldly girlfriend of Samson. So, tinanggap na po ni Delilah yung bribe sa kanyang worth 35 million pesos. Siyempre, gara na rin kasamang threat doon. Paulit-ulit na tinatanong ni Delilah si Samson for many days kung ano ang source of strength ni Samson. Kinulit at kinulit ni Delilah si Samson tungkol dito. Ilang beses din naman na hindi ni-reveal ni Samson ito kay Delilah. Pero sa kakakulit ni Delilah kay Samson, ay sinabi na rin ni Samson ang source of strength niya. Sinabi ni Samson kay Delilah ang connection between his hair and his strength. Kaya nung malaman ito ni Delilah, sinabi niya ito kaagad sa mga enemies ni Samson, yung mga Philistines na nag-bribe kay Delilah. Pinagplanuhan nila kung paano nila mabubutol ang buhok ni Samson. Nung natutulog si Samson sa lap ni Delilah, pinagulog siya ni Delilah sa lap niya. She called the man to shave off the 7 braids of his hair and so began to subdue him and Samson's strength left him. Akala ni Samson, tutulungan siya muli ng Diyos na manalo. Pero iniwanan na pala siya ng Diyos. Nagalit na kasi ang Diyos sa mga kasalanan ni Samson. Tandaan po natin na yung patience ni God ay may hangganan din. Katulad po ng nangyari kay Samson. Marami lang po kasing kasalanan si Samson kay God. Samson broke many vows bilang Nazirite na naglilingkod sa Diyos. Ano-ano po yung mga vows that Samson broke? Una, si Samson, he participated in the wedding feast where he also drank too much wine and alcohol beverages. Naglasing siya. Yun ang unang vow na different. Pangalawa, Samson ate something unclean. Kumain siya ng honey coming from a dead animal's body. Binrake niya rin yung bow niya rin. And then pangatlo, his hair was cut. Dapat hindi putulin ang long hair niya, kaya lang. Dahil sinabi niya yung bow niya kay Delilah ay binutuloy ng kalaban ng buhok niya. Bukod sa pag-break ni Samson sa mga vows niya, ay meron pa siya ang kasalanan ng kinagagalit ng Diyos. Nariyan yung kasalanan ni Samson na laging niyang gustong mapangasawa or maging girlfriend ang mga Philistine women. Kahit na alam ni Samson na utos ng Diyos ay huwag silang mag-asawa ng taga-ibang lahi or bansa dahil yun nga, sumasambay yung mga yun sa Diyos-Diyosan at hindi sila sumusunod sa Diyos, ay patuloy pa din si Samson sa pagpili ng Philistine women bilang girlfriend. Ang resulta ng mga kasalanan ni Samson, iniwanan siya ng Diyos. Nawala ang pambihirang lakas ni Samson dahil iniwanan siya ng Diyos. Kaya inuli si Samson ng mga Philistines. Anong ginawa sa kanya? Pinulad siya. They bound Samson with bronze shackles and set him to grinding in prison. Pinahirapan siya sa prison. And then, yung mga leaders ng Philistines at kanilang mga tao ay nagkaroon ng isang malaking pagtitipon para mag-offer sila ng sacrifice sa kanilang Diyos-Diyosan. May Diyos-Diyosan yung mga Philistines na tinatawag nilang si Dagon. Tanggalin niyo lang po yung letter R sa dragon. Dagon, yung pangalan. Nag-celebrate sila at sinasabi nilang our God, Dagon, has delivered Samson, our enemy, into our hands. Tapos, pinatawag pa nila si Samson out of the prison, mga kapatid, upang i-display siya. Isang reason din nila, kaya hindi nila pinapatay si Samson, ay para i-display siya. Na parang trophy. Trophy nila na tinalo nila yung enemy nila. Ganun yung ginagawa. At nang makita nila si Samson, pinag-perform siya para i-entertain sila. So, kayo na po mag-isip po ano, performance yun. Ever.
pinag-perform siya para mag-enter din. Pagkatapos ni Samson mag-perform, pinatayo si Samson among the pillars that support the temple kasi yun din ang ni-request ni Samson sa mga nababandari sa mga. Then Samson prayed to the Lord na pray siya. O Sovereign Lord, sabi niya, remember me, O God. Please strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes. Then God restored Samson's strength to strike the Philistines one last time. At siyempre, galit si God sa pagsamba ng mga Philistines nila sa Diyos-Diyosa nila. With all his strength, Samson pushed the pillars apart. Bumagsak yung building, killing thousands of Philistines. Kasama na yung mga leaders nila at yung mga mayayaman ng Philistines na nag-bribe kay Delilah. Baka kasama na rin si Delilah dyan. Libo-libong Philistines po ang namatay sa ginawa ni Samson with God's help. Yun nga lang, kasamang namatay si Samson. Pero Samson killed many more Philistines when he died than while he lived. Then the brothers of Samson and his father's whole family went there to get Samson's body. And they buried him in the tomb of his father, Manoah. So Samson led Israel as judge for 20 years. Matagal din po yun, 20 years na naglingkod sa Diyos si Samson bilang hukom ng Israel. So ito po ang mga lessons natin sa story ni Samson. Take note po. Lesson number one, doon po sa lesson ni Samson, marry somebody who truly obeys God. Like what we have learned from the story of Samson, foolish ang choices ni Samson sa mapapangasawa niya at magiging girlfriend niya. Samson's women, kasama na dyan si Delilah, were non-believers of God. They were Philistines who worship idols and gods. Mga prostitutes pa. Yung choice ni Samson for the fornicators. Kaya naman, they gave Samson a lot of problems. They made Samson spiritually weak and break his vows to God. So mga singles, mga brothers and sisters na singles, huwag niyong gayahin ang mga bad examples ni Samson when it came to choosing a partner. Huwag pipili ng partner na physically beautiful nga, sexy nga, pero masama naman yung ugali, hindi naman sumusunod sa Diyos. Mukhang pera at materialistic pa, katulad ni Delilah, huwag na lang. Dapat ang piliin na magiging asawa ay somebody who truly obeys God and can help you go to heaven. Not somebody who will make you sin and drag you down to hell. The spouse you will choose will determine whether your marriage can either be the closest thing to heaven or the closest thing to hell. Tsaka mas madami pa pong advantages kung faithful Christian ang pipiliin po ninyo ng mapapangasawa. Sabi nga po sa Proverbs chapter 12 verse 4, a wife of noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. Lesson number two, mga kapatid. Be careful who you choose as companions. Be careful who you choose as companions. Huwag po natin gayahin ang mistake ni Samson na palaging nasa teritoryo ng mga hindi sumusunod sa Diyos. Huwag natin gayahin ang mistake ni Samson na mas gusto niyang kaibiganin at gawing girlfriends ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Ingat po tayo.
tayo at wag tayong maglalalagi sa mga lugar where it will be difficult for us to do the right thing. Halimbawa po, mga gambling places. Paano yan pag nagkaroon ka ng gambling friends? Mababad influence ka. Eventually, pwede ka maging ganun. Mga kaibigan na nahilig na sigarilyo na magsigarilyo. Sa workplace, makikita niyan mga nahihilig mag-yosipre. Pag dikit kayo ng dikit dyan, pwede kayong ma-influensya ng masama. Eventually, magsisigarilyo ka na rin. And then, yung mga drinking, nahilig mag-drink ng alcohol, laging, drinking beer. Yan din po, ano, eventually, pwede na kayong ma-influensya ng masama. Prostitution places na pwede pagdalaan sa inyo ng mga wrong companions. Papahama kayo dyan because maraming fornicators sa lugar na yan. Ano ba? Mga adulterous friends. Parang okay lang sa kanila yung ginagawa nila. Adulterous relationships. And then people who do not believe in God and mga taong indifferent or lukewarm sa faith nila. Eventually, pwede rin kayong ma-influensyahan. Mga kaibigan na mahilig mag-droga. Ganun na rin ang mangyari sa inyo. Mga taong naniniwala na ang homosexuality at lesbianism should be accepted. Pero alam natin na ayaw yan ng Panginoon. Sa Bible yan. So baka eventually, ma-influensyahan ka rin lang. You can be influenced negatively, lalo na po, if you try to teach these people the Word of God, pagkatapos nire-resist naman nila, and then they reject the Word of God. Ano, mag-frequent pa rin ba kayo sa mga ganong klaseng companions? Huwag po nating sabihin na kahit palagi akong dumikit sa bad influence ng mga tao, ay hindi nila ako may influensya ng let's not be arrogant and assuming like that. Just look at what happened to Samson. Sa kakadikit niya sa mga wicked associates, ay napalayo siya sa Diyos. Nagkasala siya na nagkasala. Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Kaya, wise po talaga na ang lagi nating dikitan at kaibiganin ay mga faithful Christians na mag-encourage sa atin, mag-edify sa atin to be faithful to God. Lesson number 3, mga kapatid, resist Satan's temptations. Resist Satan's temptations. Apostle James wrote in James chapter 4, verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Apostle Paul also wrote in Ephesians 4:27, and do not give the devil a foothold. Huwag po natin gayahin si Samson na alam na nga niyang tempting na makagawa siya ng mga kasalanan, ay patuloy pa rin niyang pinupuntahan. Kaya tuloy, imbes na mag-resist siya, ay patuloy siyang gumawa ng mga kasalanan. Hanggang dumating sa punto na iniwala na siya ng Diyos. Let us not flirt with temptation. If we do not deal with it decisively and quickly by avoiding it, staying away from it, or resisting it, it will defeat us like what it did to Samson. Lesson number 4, mga kapatid, have faith and trust in God. Yan po, have faith and trust in God. In fairness po kay Samson, may mga commendable traits din naman po si Samson. Tinanggap niya ang role niya as judge of Israel to deliver God's people from their pagan enemies. Ako ba ng Diyos? At hindi po ang gusto natin. Napahamak po si Samson nang gawin niya ang mga bagay na gusto niya. Pero hindi ang kalooban
ng Diyos. Tandaan po natin ang lesson na yan, si Samson. Ano-ano po ba ang mga examples ng inutos ni Lord Jesus sa atin? Marami po yan. Kaya sa ating mga Kristiyano, huwag nating sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero hindi naman tayo marunong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Nagtatalim tayo ng galit sa kapwa natin. Nagiging bitter naman tayo sa kapwa natin. Tandaan po natin ang 1 John chapter 4, verses 20-21. Ito po yung nakasulat. Sabi, if anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us this command. Whoever loves God must also love his brother. Huwag nating sasabihin na iniibig ko ang Diyos. Pero, hindi naman tayo umaten ng worship pag Sunday or pa-absent tayo sa worship kung libro. Tapos, hindi naman tayo consistent, syempre, na nagpa-partake ng Lord's Supper because of that kind of attitude. Yun bang kahit pwede naman tayo umaten ng worship service, hindi tayo umaten. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos. Pero, nakikipaglasing na naman tayo sa alak. Nagsisigarilyo naman tayo. Nagsusugal naman tayo. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos. Pero, mukha tayong pera. Mas iniibig naman natin ang salatibig sa Panginoon. Ugali, materialistic naman tayo. Tandaan po natin yung sinulat ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero niloloko naman natin ang asawa natin. Nangangaliwa naman tayo sa asawa natin. Meron naman tayong ibang sexual relation. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero napakatigas naman ang ulo natin sa mga magulang natin na nagtuturo sa atin ang salita ng Diyos. Lagi natin silang sinusuway. Every time they teach us the Word of God. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero mahilig naman tayong magsinungaling sa mga tao. Mahilig tayong mag-slander ng ibang tao. Mahilig tayong manira sa ibang tao with lies and half-truths. Now, instead na makapag-encourage tayo, we cool them down. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero lagi naman tayong nakikipag-away sa kapwa natin. Kahit maliit na dahilan, nang-away tayo. Hindi tayo peaceable sa iba. Kahit na maliit na offense na nagawa sa atin, gusto natin mag-identify tayo. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero tatamad-tamad naman tayo. Ayaw naman natin magtrabaho ng marangal. Ang gusto lang, kumita ng pera. Tapos kapag nagtatrabaho, nandaraya pa sa trabaho. Hindi yung the best ang hinihibay sa trabaho, lalo na kung hindi nakatingin ang boss. Gayong alam naman natin na laging nakatingin ang Diyos sa atin. Huwag natin sasabihin na iniibig ko ang Diyos, pero tamad naman tayo na magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi naman natin binibigyan ng maraming oras ang para sa Panginoon. Katulad ng pakikipag-communicate sa Diyos with thanksgiving to prayers. Mas maraming oras tayo na ibinibigay sa ibang bagay kaysa mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos at manalangin sa Diyos.
Pagdating din sa pag-share ng gospel or ng salita ng Diyos sa mga tao sa paligid natin at sa mga taong lagi natin kasama ay hindi rin natin ginagawa. Siguro nahihiya tayo or we are not zealous or wala lang talaga tayong pakialam sa iba. Yung bang basta tayo, safe na tayo, ganun ba yun, bahala na sila. Meron pong warning si Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 4. Ito po ang sinulat ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3 verses 2 to 4. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Yan pong mga nabanggit natin ay sana huwag po tayong magiging nila. Mga warnings yan sa akin. Kung tunay po natin na iniipig ang Panginoong Jesus, ay buong puso natin sundin ang ating Panginoon. We will always trust and obey our Lord Jesus and His Word. Katulad nga po ng church song natin, Trust and Obey. Kung tunay po natin na iniipig ang Panginoong Jesus, makikita po sa atin na sumusunod tayo sa Kanya. Whatever we say and do and think about. Basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 17. Sinulat po ni Apostle Paul, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. And in John chapter 14 verses 23 to 24, ito po yung sinabi ni Lord Jesus, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. For our invitation, all of our loved ones, friends, guests, and viewers in the internet who want to become Christians, the Lord Jesus is inviting all of you to hear the gospel. The gospel is the Lord Jesus died on the cross for our sins, then He was buried, and was raised on the third day. 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. All you have to do next is to believe and have faith in our Lord Jesus. John chapter 8, verse 20. Repent of your sins. Acts chapter 17 verse 30. Confess Christ as the Son of God. Matthew chapter 10 verses 30-32. Be baptized or immersed for the remission of sin. Acts chapter 2 verse 30. And then the Lord will add you to His church. Acts chapter 2 verse 47. Be faithful to the Lord Jesus until the end, and He will give you eternal life. Romans chapter 6 verses 22-20. If you truly love the Lord Jesus, you will obey His commands and follow these things which He commanded for your salvation. Good morning po mga kapatid, and God bless you.